Hello, peoples. Today is Wednesday. It's a gloomy Wednesday. Originally, ang plan ko, magte-take ako ng dance class sa Sinchon ng 12 noon. Tapos, chinek ko yung schedule. It's the same choreography as last week. So, naisip ko na lang, since hindi dahil nasayaw ko na, gusto ko kasi ng fresh na choreography. So, naisip ko, instead na iklase ko siya ngayon, ikaklase ko na lang siya ng Friday para bagong choreography. And next week, mas okay na ma-learn ko ulit, diba? So, at least fresh yung choreography sa katawan ko. So, yun. Kaya nag-decide ako na hindi na lang muna today, sa Friday na lang. Yun, plano ko din kapag hindi na umuulan, kapag hindi malakas ang ulan mamaya, papakita ko sa inyo kung paano mag-segregate ng basura dito sa Korea. Kasi nung una, dyan ako na-stress. Pero ngayon, sanay na tayo. So, alam na natin kung ano yung gagawin. Nag-inaantay ko na lang kasi merong drill later ng 2 p.m. So, nationwide to. Tapos, ano siya, nationwide civil defense drill ng 2 p.m. later. So, may maririnig ang mga siren. Lahat to, all over Seoul to. Kasi, first time after 7 years ata nila to ginawa ulit. So, ayun. Yung drill, parang civil evacuation training siya for 20 minutes. So, 5 minutes na lang. So, kung nasa labas ako ngayon, yung mga tao, i-advise sila to go to the nearest shelter. So, I don't think I need to go out. Kasi nasa loob naman ako ng bahay. Ayun, so pero tinitingnan ko na lang kung ano mangyayari sa labas. So, yung mga tao pala, aware na silang mangyayari to. Na-advise na ang mga tao dito sa Seoul. So, mangyayari siya in 4 minutes na lang ngayon. So, let's see kung paano yung siren. Kasi maririnig daw kayong siren. So, let's wait. Dito tayo sa may living room. Ang ating basurahan, hindi pa natin natatapon. Because of the rain, I don't wanna go out when it's raining. Ayan guys, may naririnig na ako. Naririnig nyo ba yung siren? Yun na yun. Yan, for 15 minutes yan. Let's see. Ayan guys, may announcement sa labas. I don't know if you can hear it. Ayun na nga guys, natapos na yung emergency drill. So natapos siya ng 2:15, tapos by 2:20, back to normal na lahat. So yun, yung purpose nga ng drill is kailangan nga nilang i-train yung mga tao for emergency situations. Which is good though, nasa bahay lang ako, hindi ko alam kung ano nangyari sa labas. Ayun, pero mas stricto nga daw sila ngayon. May mga pulis sa labas na nag-handle ng drill. One eternity later. So all I got to do is learn the route to Costco and back. Yeah. Ganda niya, no? Another coffee shop on my right. Oh my God. May plant shop dun. Just wanna show them how many coffee shops. That's my shop, Madam Queen. Madam Queen. It's Andrew's shop. Yeah, Andrew's shop. Andrew's shop daw, Madam Queen. Grabe, kaliwat kanan ang coffee shop dito sa area namin. Look to your right, look to your left. There's a coffee shop. Hindi man nawawala ng kape dito. Nasa bahay na kami. Nakapag-grocery na kami. So, what we got? Importante. Eggs. Dalawang. Ito, minsan nag-crave ako sa noodles. My favorite, bananas. At oat milk. This one is for James Coffee. And this one is for our tea. Then, dalawang sparkling water lang. James got this steak. 6, 7. 7. Naka-sale din kasi siya. So,
Parang 8,901 na lang siya. Hindi ko lang maalala kung magkano siya before. Tapos I got this minced pork. Gagawa ako ng Thai minced pork. Tapos lalagay ko sa lettuce. Bumili ako ng lettuce. Look at this. Ito talaga yung nagpasaya sa akin. Naalala niyo yung paborito kong drink? So, ano na siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces na siya sa loob. Dalawang strawberry. Sakto, dalawang strawberry kasi yun yung paborito ko. Bread, of course. Ito pa, sparkling water or lemon juice. Then, tomatoes. Tomatoes pala, tomatoes. Then, Milka. Pag nag-crave lang ako sa chocolate, this meron akong chocolate. Then, Spam. So, yan lang. Kunti lang. Kunti lang yung grocery namin. So, ito lang muna yung para mabuhay kami ng 3 more days. Sobrang excited talaga ako dito. Parang hindi lang nila ako binigyan ng straw. Gusto ko pa naman tong iniinom na may straw. I'm doing my online class here right now. Pause. Ayan, pagod na pagod tayo kasi kakatapos lang ng online class natin. As in, kakatapos lang. Kaka-leave ko lang nung group call. At least meron akong onting kita, di ba? So, ayan lang. Aayos lang ako. Mag-shower. Tapos noon kami yung movie ni James later. Update ko kayo. Pagod na pagod, di ba? Nakaligo na tayo, guys. So, it's time to drink our pibulab. Ayun lang muna guys for today. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Bukas na natin gawin yung pagtatapon ng basura at saka yung pag-segregate para mapakita ko sa inyo kung paano kasi maghapong umulan tapos nag-grocery din kami kanina. So bukas na lang natin gawin yun. Baka rin maglaba ko ng mga puti bukas. So ayun, maraming salamat ulit sa panonood. Sana na-enjoy nyo tong araw na to kahit nandito lang tayo sa bahay. So see you again next time. See you tomorrow. Tama. See you tomorrow. Salamat guys. Have a good night. Bye-bye. The next day. Hello people! Today is Thursday. Tulad nga ng pangako ko kahapon, papakita ko sa inyo kung paano mag-segregate ng basura dito sa Korea. I think napakita ko na ito noon sa vlog ko before, pero hindi siya detailed. So ngayon mas magiging detailed tayo sa mga gagawin natin. Ayan, so dito required sa every apartment, every households na mag-segregate ng kanilang mga basura kasi nga parang ini-encourage din ng government na huwag tayong mag-consume ng madaming basura or madaming food waste. So ngayon, papakita ko sa inyo yung mga naipon kong basura na kailangan nating itapon sa tamang tapunan. So ito lahat ng mga paper cartons, nandiyan lahat. Tapos ito yung mga plastic naman, pinagsama-sama ko muna siya ng mga ganyan. Tapos andito yung plastic bottles, tsaka andito itong can. And itong jars. So, pinagsama-sama ko siya lahat muna sa isang ganyan para mas madaling dalhin. Tapos, pag tinapon natin doon, meron na doon mga naka-separate na mga lalaking plastic, tapos ilalagay mo siya sa loob. So, may iba't ibang basura. So, mayroong general waste. Yun yung mga kung ano-anong basura na maliliit na bagay na pwede mong ilagay. Paper, yun kasama yung cartons. Mayroong PET, P-E-T ang tawag nila. And then, what else? Food waste. And metals. So, yung food waste, hindi ko yan itatapon ngayon kasi hindi maganda ang ating experience sa food waste. Traumatic siya. So, si James ang nakatoka sa pagtapon ng food waste kasi nga ayoko nang buksan yung food waste dito dahil nakakatakot. Basta, hindi ko na-explain kung ano yung mga nakita ko, pero I'm sure nagigets nyo ako. Basta, kadiri siya. So, sabihin na lang natin na ang daming maggots.
Ay, sa'yo na lang. Tama na, kasi baka ma-imagine nyo yung mga madidiriin dyan. So, hindi ako sobrang madiriin, pero hindi ko lang talaga kaya yung nakikita ang kumpul-kumpul sila. Anyways, so, tatapon natin itong mga to. Lalabas tayo doon. Papakita ko sa inyo kung saan ko siya nilalagay. And good thing, di na rin umuulan. Pag-usapan natin yung plastic. So, ito yung aming plastic bin. Ito yung plastic na ginagamit para itapon yung basura. So, meron lang mga specific na plastic kayong dapat gamitin para sa basura nyo. Depende rin sa district. So, kunyari, itong plastic na to ay only for this area. Hindi kayo pwedeng gumamit ng plastic ng ibang area. So, mabibili nyo to sa CU. Ang CU ay convenience store siya. So, I guess 7-Eleven meron din sila. Tatanungin mo lang. Pero, bibilin mo lang siya sa area nyo. Kasi yung, kunyari, lumabas kayo, pumunta kayo ng Sinchon, pumunta kayo ng ibang area, tapos bumili kayo ng plastic bag doon, hindi siya pwede. So, pag nahuli kayo, na nagtatapon kayo, ay gumagamit kayo ng ibang plastic ng ibang district, pwede kayong mag-fine. At saka pag nahuli kayong, hindi kayo nagsesegregate ng mga basura nyo, magpa-fine din kayo ng parang 1 million won. Yeah, parang ganun. Hindi parang, alam ko 1 million won talaga. Medyo pricey siya. Medyo mahal yung plastic na ganito. Hindi katulad lang ng mga, yung mga malalaking itim na plastic, diba? Sa Hong Kong, ang mura nun. Madami na. Hindi yun pwede gamitin. Ayan yung mga naipon nating basura, guys. Marami-rami sila. Para isang tapunan na lang. So, ayan. Doon yung tapunan ng basura namin. So, yung mga green na yan na nakikita nyo na malaking basurahan, dyan yung general waste. Nakasulat naman eh. Hindi ko din nala yung general waste namin. Mamaya na lang yun kasi ang dami kong hawak. So, ayan. Tapos, lakad kayo ng konti. Yan, yung gray and orange na yan. Yan yung food waste na hindi ko na i-open ever again. Si James na bahala. So, yan yung food waste. Nakalagay dyan kung paano kayo magtatapon. Kasakya tayo dito sa taas. Ayan. So, makikita nyo dito. So, kaya hindi ko na kailangan ng plastic kasi may mga nakalagay na dyan na plastic na malaki. So, dito lahat ng paper and carton box, vinyl and plasticware, only styrofoam. Tapos, ito yung only PETs bottle. Tapos, dito pa. Dito yung metals. So, ayan guys, nakapagtapon na tayo. Tapon na namin ulit dito. Pakita natin. Yan. Tapos, balik na tayo sa bahay. Bakad. Si James din madalas yung pinagtatapon ko ng general waste kasi yun yung mabilis na pupuno. Yeah, since yun yung mabilis na pupuno, si James yung pinagtatapon ko bago siya pumunta ng work, itatapon niya na yung general waste. Ayan, bahay na tayo. Ulit. Finally, natapon na dito. Pero kasi, ginagawa ko talaga guys, iniipon ko siya lahat para isang tapunan na lang, para hindi ako baba ng baba, diba? Tapos, hindi ko lang, yung mga plastic na lalagyan, hinuhugasan ko yun. Hindi ko siya ini-stack lang talaga dito nang hindi hugas. Kasi kapag hindi siya hugas, lalangawin tapos babaho. Saka yun din yung ina-advise talaga na kailangan mong linisin bago mo siya itapon. Ayun, tapos pakita ko yung lalagyan lang ng food waste namin. So ito yung lalagyan ng food waste natin. Hindi natin ibubuksan. Puno na yan. So, si James na magtatapon. Ayan, no, hinugasan ko. So, pinapatuyo ko lang siya. Ito, lagay na natin to sa loob. Yan. Nag-iipon na naman tayo.
magtatapon. Tsaka yan, diba? Kakahugas ko lang kasi ng mga yan. Kaya, hindi ko siya sinama. Ayun! Nakakapagod magsalita. Ayan, nagluluto na pala ako ng aking lunch. Ayan, marap ka sa akin. Ano to? Thai style na minced pork. Wala lang akong basil. Ayan. Madami akong kulang na ingredients. Wala akong basil. Pero okay na. Masarap naman na yung lasa niya. Pero mas masarap to kung may basil. So, next time natin gagawin yung complete ingredients. So, for now, kung ano yung meron lang muna tayo. Tapos, ano pa bang ginawa ko? Tapos, instead of rice, magliletos tayo. I-wrap ko lang siya sa lettuce. Pwede rin actually to with rice and egg. Sunny side up na egg. Diba usually ganun yung ginagawa nila sa Thai? Ang sarap-sarap nun. Paborito ko yan eh. Lagi kong in-order to sa, nung nasa Hong Kong ako, yung Thai restaurant na pinupuntahan namin. Lagi akong kumag-order niyan. So, ayan. Ano pa ba? Tapos, magkuha tayo ng aking favorite drink. Diyan ka muna. Ito, first time natin ito itatry. Light daw siya, light. So, first time natin ito itatry. So, ayan lang guys. Itong ating minced pork na dapat may basil, without basil. And then, lettuce. So, try natin. Ang laki ng lettuce eh. Parang kukulangin yung ano ko ah. So, in-wrap ko lang siya sa loob. Try natin. Pasok sa banga. Pwede na. Pwede na ako mag-asawa ulit. Kung may basil, paulit-ulit tayo. Kung may basil talaga, mas masarap to. Gusto ko sana ng rice kasi may rice ako dun. So, ubusin ko lang to. See you later. Ayan guys, nag-ayos tayo ng konti. Natapos na yung lunch natin. Kasi may imi-meet tayo na friend of a friend from Hong Kong. Paano ba to? So, meron akong student, private student ko siya. Tapos, yung friend niya na local Hong Kong, nag-move sa dito sa Korea parang 2 years ago. So, ngayon, in-introduce niya kami. Tapos, nung una, nag-chat lang kami sa Instagram. So, finally, today, mag-meet kami. Kasi, small world din dahil yung anak niya ay nag-aaral dito. So, ang galing, di ba? So, mag-meet kami ngayon, minessage niya ako ngayon lang. Sabi niya, nandito daw siya. So, if I want daw to have a quick coffee with her. So, hindi ko kayo madadala doon kasi syempre cafeteria yun. May mga students bawal. So, see you na lang later. Nakabalik na tayo sa bahay tapos haalis na tayo ulit kasi may dance class ako ng 8 p.m. Nasa bus na pala tayo, guys. Dito na tayo guys, naglalakad na lang tayo papunta dun sa sports center. Ayan. Yung lugar. Bumili ako ng gummy worms. Favorite ko talaga to. Lagi akong bumibili ng gummies. Basta anything na sour. Favorite ko yan. Ang bango ng Korean barbecue. Ang sarap. Nakakagutom. Parang ayaw mo na lang sumayo. Parang gusto mo na lang kumain. I'm eating. So that's the sports center. Musical center. Musical theater. Musical theater, and then this one is the sports center. Pala yung class, hindi na ako nag-video kasi same dance lang din siya as last week. So ngayon pa uwi na tayo, nasa train station na tayo. Hindi na rin ako nagpalit ng damit kasi medyo malayo-layo ito. So, mas maganda umuwi na lang ng diretso. Though yung center naman, pwede ka doon maligo. Meron silang liguan.
So, pwede din. Pero ayoko na kasi magdala ng madaming gamit. Tapos maglalakad din ako paakyat ng lugar namin sa umiinit. Umuwi, tatry natin yung tteokbokki dito sa my Sinchon station. Isang araw pa ako nagka-crave sa tteokbokki kasi nag-order ako noong nakaraan. Wala nang available, nakakainis. So ngayon makakain tayo. Yan na. Kain na tayo. Sarap. Na tayo. So we're here in Sinchon. Lakad-lakad lang tayo ng konti. Tapos doon na tayo sumakay ng bus. Kasi para lang makapag-explore pa tayo ng konti. Tawid tayo. Sinchon Mart. Yung mga binibenta sila dyan, mga food, mga snacks na mura. This one. 1,500 oatmeal bar na 3,900. Small bites lang pala yun. Ay, biscoff! I like it. Bili nga tayo. Bili ako nito. Bili ako nito. Ilang snacks, meron din silang mga accessories na nandyan, na binibenta. Oh, ligo. Hindi ka pa daw naliligo. Kaya maligo ka. Ang candies. Yung candy lang naman na gusto ko, yung ano, yung candy na sour candy. Gusto ko yan. Ito, parang masarap to. Mas-mas. Caramel. Chocolates. Kung gusto yung tingi-tingi at matikman lang siya isa-isa, pwede kayong bumili. Skittles. Parang $6 Hong Kong. Uy, sour bomb. I'll try this one, of course. Let's get sour bomb. Salam. Ooh, sour cola. Ay, sour cola. Another sour. Ano kaya ito? 500. Try nga natin. This one. Or this one, peach, and ano to, strawberry. Try natin ito, ano to. Ooh, apple. Try natin yung apple. So, ayan. Bibisita kayo dito, pwede nyo itong puntahan Sinchon Mart, kasi madami ditong mga snacks na Korean snacks. Tsaka, not just Korean snacks, meron ding mga international. So, ayan. Kung gusto, mahilig kayong magtikim-tikim ng mga snacks na ganyan. Ako pwede bumili ng madami kasi wala akong enough cash. So, good luck kaya at ganyan tingi-tingi lang yung bumibili natin. Kasi tatry lang naman natin. Sarap yung calamansi drink na yun, no? Kaso, nasa 2,500 siya. Baka hindi kaya ninong cash natin. So, wag na lang. Hindi ko mga sour candies. Na gummies. Ayan, parang ito. Haribo. Gusto ko yan yung ano, especially itong worms. I really like that worms. Actually, so daming options. Next time, babalik tayo dito para i-try yung mga yan. Uy, tingnan mo to. Sour glow worms. Ang hili ko talaga dito. As in, kaya ko umubos yung isang pack niyan. Ngayon, mas iwas ako sa chocolates. Pero ito naman yung lagi kong kinakain. So, pareho lang din. So, lalakarin ko lang to hanggang makita ko yung bus stop. Tapos uwi na tayo. So, buhay na buhay pa tong area na to ng ganitong oras. Nadala ko na rin kayo dito noon. Ayun yung Muji. So, may naamoy akong crepe. Ayun! Yan yung naamoy ko. Ang bango. Ah, meron silang egg tart dun. Wow! Next time, tatry natin yan. Next time na, guys.
It's time to go home. It's too late. 10 PM. 10 PM late na. Dati 10 PM natatapos pa lang ako sa trabaho noon. Pero ngayon parang feeling ko ang late-late na ng 10 PM. Kailangan kong pumunta sa bus stop. Dito na lang tayo tumawid. Ayan guys, malapit na tayo sa bahay. Nalagpasan natin ang mataas na pangarap ng school na to. Kapagod. Malapit na. Siguro mga 5 minutes na sa bahay na tayo. Nakakapagod talaga yung lakad na yun. Ramdam nyo naman, di ba? Ramdam nyo naman sa hingal ko. Nasa bahay na pala tayo guys, siguro mga 30 minutes ago. Hindi ko kayo na-update agad na nakarating na ako ng bahay kasi pagdating ko, nag-usap kami saglit ni James kasi nga matutulog na daw siya. Tapos, ano bang ginawa ko? Nag-chill ng konti dahil nakakapagod maglakad. Tapos ngayon, magti-tea ako. Hindi na ako magdi-dinner kasi nga nag-try ako ng tteokbokki kanina. Tapos, ano pa ba? After ko mag-tea, maghugas ako ng pinggan. Gusto ko mag-tea tapos kain tayo ng biscoff na biscuit. Ayan, yung tea natin. So, magti-tea lang muna ako ngayon tapos itong biscoff, tatry na natin. Kasi yung flavor ng tea ko ay biscoff. So, perfect match. Try muna natin habang nag-chill tayo. Na to. Meron ding biscoff na ano eh. Na spread. Swap talaga nito. So, hanap kayo sa Hong Kong meron. Yung biscoff na spread. Tapos, lagay nyo sa bread. Perfect. With tea. Perfect. Or kung mahilig kayo sa kape, coffee. Sarap-sarap. Nakita nyo ba? Sa YouTube, yung search. Rosé single. Rosé single album. Hindi ako yung nag-search nyan, guys. Ako nag-search nun. Yung asawa ko. Diba? Siya talaga yung nag-search ng mga kanta, mga singles ng... Single ng Blackpink. Ako hindi. Siya. Kita nyo. Huling-huli. Bukas sasabihin ko sa kanya, nakakakoto talaga si James. Kasi favorite niya ngayon si Rosé daw, sabi niya sa akin. Dati si Jenny, pero mas bet na daw niya si Rosé. O, diba? Mas updated siya sa akin. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Salamat again sa inyong panonood. Salamat sa inyong support. See you again in my next vlog. Have a good night, everyone. Bye-bye.